Yo, what's up mga paps? Welcome back sa ating vlog. So, ngayong araw, tayo ay magluluto ng basic na ulam. Magluluto tayo ng paborito ni Kams, ang inihaw na pusit. Wala na siyang ibang gustong luto ng pusit, kundi inihaw lang. Comment nga kayo mga paps kung ano pang masarap na luto ng pusit na masubukan naman. At ayan, meron tayong 5 pirasong pusit. At ito yung ating mga sangkap na ipapalaman mamaya sa loob ng pusit. Mga basic lang naman kailangan mga paps. Pero bago yan, linisin muna natin ang ating pusit. Madali lang naman linisin to. Tatanggalin mo lang yung plastic sa may katawan. Tapos sa may ulo, yung ngipin niya ata yan, yung bilog. Basic lang naman ang ating ipapalaman sa loob. Yan, may kamatis, sibuyas. Tapos lagyan mo lang ng konting paminta at sikretong sangkap na magic. Tsaka natin tutuhugin ng barbecue stick mga paps. Dagdagan na lang din natin ng garlic powder. Tapos konting taktak para mas malasa. Ang kagandahan din kapag may rekado kang powder, ready to use na agad. Hindi ka na magbabalat tapos magchachap pa. Nakakatamad din minsan maghiwa lalo na kapag marami tapos maliliit pa. Kaya ayan, sinabi ko kay Kams na maghiwa ng sibuyas tsaka kamatis para naman may ambag siya sa ating pagluluto, di ba mga paps? At ayun, iyak siya sa sibuyas kaya ayaw ko maghiwa ng sibuyas eh. At ganyan lang natin ipapalaman yung sibuyas tsaka kamatis sa loob ng pusit mga paps. Ayan, siksikin lang natin konti para umabot yung palaman sa may baba. At tsaka natin tutuhugin ng barbecue stick mula sa ulo hanggang sa katawan para hindi humiwalay yung ulo at lumabas yung palaman kapag niluluto na. Pansin nyo ba mga paps kapag nag-iihaw kayo ng mga maliliit na pusit yung walang palaman, di ba humihiwalay yung ulo sa katawan? Sakto lang yung ganitong size para sa ihaw, okay sana yung mga malalaki, kaso minsan yung sobrang laki naman medyo makunat na yung karne. At ayan, tapos na nga natin na palamanan yung ating 5 pusit. So ang magiging hatian ngayon, 3 kay Kams, 2 sa akin. Kasi nga paborito niya yan. At ito pa nga ang request ni Kams. Gusto daw niya yung iniihaw sa may uling. Akala mo nasa restaurant kong mag-request eh, no? Hindi ako magpapabaga ng uling mga paps para sa 5 pirasong pusit. Tsaka sobrang lamig pa sa labas mga paps kasi winter pa ngayon. May lutuan naman na griller. Pareho lang yan mga paps, apoy lang din yan. At ayan mga paps, gumawa tayo ng pangpahid para magkakulay tapos magkalasa yung labas ng pusit. Ano pala yan? Ketchup, toyo, tapos konting asukal para manamis-namis. Pagkatapos natin pahiran ng ketchup, ibalik na natin sa griller para maluto pa konti. Ayan, lutuin lang natin ng half cook kasi pag na-overcook yan, kukunat yung pusit. At ayan, gagamit lang tayo ng blue torch para masunog konti yung labas ng pusit. Medyo sunugin lang natin konti yung labas para gumanda yung kulay. Ayan, no, medyo pulang-pula na mga paps. Ayan, mukhang ayos na to mga paps. At eto na, luto na ang ating inihaw na pusit. At ayan mga paps, damputin na natin yung pinakamalaki kasi 2 lang yung sa atin. Hindi ko pala lahat kinamit yung sibuyas tsaka kamatis para sa palaman. So yung natira, gumawa tayo ng sausawan. At ayan, naglagay din ako ng 1 pirasong sili para may konting anghang. Si Kams naman, mayonnaise ang sausawan niya para sa pusit. Ewan ka ba dyan? O ayan mga paps, first bite na muna tayo. Rapsa, panalo, sabay sili.